Hi guys! Ngayong araw ay gagawa naman po tayo ng isa sa pinakamasarap na flavor na ice candy. So ngayong araw po ay gagawa tayo ng Mango Graham Ice Candy na talaga namang napakasarap pong gawing panghimagas dahil hindi lang ito basta ice candy dahil talagang may tuturing mo po itong isa sa pinakamasarap na panghimagas. So samahan mo na akong gumawa ng Mango Graham Ice Candy! So para po dun sa paggawa ng ating mango graham na ice candy ay gagamit po tayo dito ng tatlong ripe mango or tatlong hinog na mangga. Mas masarap po kung hinog na mangga yung inyong gagamitin at mas masarap po na maganda yung pagkakahinog ng inyong mangga na gagamitin sa paggawa ng mango graham ice candy. So ayan, ito po ay atin lamang hihiwain. Then after po natin mahiwa yung mangga ay atin pong iseset aside yung mga buto. Then after po nyan, ito pong 6 na piraso or 6 na hiwa ng mangga ay i-divide po natin yan sa 2 dahil ito pong 3 ay gagawin po natin pinaka-puree na ilalahok po natin dun sa ating pinakang ice candy mixture. Then ito pong 3 ay atin naman pong hihiwain ng pa-small cubes na talaga naman pong saktong-sakto lang po dun sa ating gagawing Mango Graham Ice Candy. Pagkatapos po nating mahiwa ng pa-cubes ay atin po itong haalisin sa balat katulad po nito. So ayan mga mamshi, alam niyo ba na napakasarap itong gawing ice candy at napakadali rin namang gawin. Then ito pong 3 piraso ay atin pong dudurugin. Pwede po kayong gumamit ng blender, pwede rin po yung stick mixer or kung wala naman po kayong blender or stick mixer ay pwede nyo po yung durugin manumano gamit ang tinidor. So ayan, turog na po itong ating mangga at ito po ay atin munang isiset aside. Then sa kabilang lalagyan po ay magdudurog po tayo ng 10 hanggang 12 pieces na Graham biscuits. Hindi naman po kailangan durog na dulog. Kailangan po ay katulad lamang po ng ganito. Ganito po kalalaki ang pagkakadurog ng ating Graham biscuit. Then after po niyan ay atin din po muna itong iseset aside. Then sa isa pong tasa ay magkakanaw po tayo dyan ng 1/2 cup na cornstarch at tutunawin rin po natin ito sa 1/2 cup of water. Haluin lamang po hanggang sa madissolve ng mabuti yung ating cornstarch na gagamitin pampalapot dun sa ating gagawing ice candy. Then atin po itong isa-set aside at sa kabila naman pong kaserola ay maglalagay po tayo dyan ng 4 cups of water and 1 cup of white sugar at ilalagay na rin po natin dito yung ating 1 big can na evaporated milk. Kahit ano pong gatas or ano pong brand ng inyong gatas na available dyan ay pwedeng-pwede nyo pong gamitin sa recipe na ito. Haluin lamang po mabuti hanggang sa madissolve ng maayos yung ating sugar. Then after po nyan ay atin po itong isasalang sa tamang lakas lamang po ng apoy. Haluin po na ito ng haluin. Then kapag mainit na po itong ating milk mixture ay pwede na po nating ilagay gradually yung ating kinanaw na cornstarch. At habang inilalagay po yung ating cornstarch, ay patuloy pa rin po ang ating paghahalo para hindi po mamuo yung ating cornstarch na inihuhulog dito sa ating milk mixture. So ayan, halo lamang po ng halo at ito po ay ating lulutuin o hahayaan sa apoy sa loob ng 4 to 5 minutes. Alagaan lamang po sa paghahalo. So ayan, kapag ganito pong malapot na, bali ito po hinalo ko sa loob ng 5 minuto. So ibig pong sabihin yan ay luto na yung ating cornstarch. So ayan, habang pinapalamig po natin yung ating mixture, ay maglalagay po ako ng dinurog na graham dito po sa ating ice candy bag. Bali gumamit po ako dyan ng 2x10 na size po ng ice candy bag. So ayan, habang pinapalamig natin yung mixture ay maglalaman na po tayo nitong dinurog na tinapay. Thank you.
So ayan, after po natin malagyan ng tinapa itong ating ice cream, di ba guys? Atin po muna itong isi-set aside. At ito pong ating mixture ay malamig na, kaya pwedeng-pwede na po nating idagdag yung iba pa nating mga sangkap sa paggawa ng mango graham ice candy. Kung makikita nyo po, super creamy po nitong ating ice candy mixture. So ito po ay ilalagay na natin yung ating dinurog na mangga. At ilalagay na rin po natin dito yung ating 380 grams na condensed milk. Any kind po ng gatas ay pwede nyo pong gamitin dito. At syempre, ilalagay na rin po natin yung ating hiniwa pa cubes na mangga. Haluin po mabuti hanggang sa ma-well combine lahat na inilagay nating sangkap dito. Then, isa sa magpapasarap or magpapakreamy ng ating ice candy ay itong all-purpose cream. Gumamit po ako dyan ng 250 ml na all-purpose cream. Haluin lamang po mabuti at kapag po ito ay nahalo na ng mabuti ay ready-ready na po yan para po sa pagbabalot nitong ating ice candy. So ayan, para po sa ating paggawa ng ice candy ay gagamit po ako dito ng 1/2 cup na siyang gagamitin nating panukat para pantay yung pagkakagawa natin sa ating ice candy. Lalo na kung ito po ay inyong ibebenta, mas maganda po na gagamit po tayo ng cup para magkakasinlaki yung ating gagawing ice candy. So ayan, gawin lamang po yun ang paulit-ulit hanggang sa malagyan nyo na po lahat ng pinakang mixture yung ating dinurog na tinapay. Napakadali lamang po nitong gawin. Medyo pricey, pero kapag naman po ito'y nagawa, ay talaga naman pong heaven sa sarap dahil napakasarap po nitong ating mango graham ice candy. Hindi lang siya basta ice candy. Ito po ay isa sa pinakamasarap na dessert na ginawa natin ice candy. Akalain mo yon sa halagang 10 pesos or 12 pesos ay makakatikim ka na ng graham. So ayan, paulit-ulit lamang pong gawin. So ayan, tapos na po natin balutin itong ating ice candy. Bali ito po ay aking hinugasan at ginupit ko na rin po yung dulo para wala siyang lagkit na maiwan dito. So ito po ay ating patitigasin sa loob ng 4 oras or overnight. Depende po sa lamig na inyong freezer. Ang ating pong kompletong nagastos dito ay makikita nyo po sa ating description box below. So sana po ay nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking kusina, please don't forget to like and subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para palagi ka pong updated kapag meron tayong bagong recipe. At available na rin po tayo sa Facebook page at nagkakaroon po tayo doon ng mga munting pag-giveaway. Thank you for watching!